So ngayon, ang video natin ay about kung ano ang mga dapat mong tingnan kung bibili ka ng second-hand na kotse. Most specifically sa mga 90s, mga 80s na kotse. So mga kotse na to ay 20 plus years old. So itong tuturo ko sa inyo ngayon no, ay applicable lang siya sa mga 90s or 80s na sasakyan. So bale, meron tayong ibang approach when it comes to buying newer second-hand cars. So ngayon, simulan natin. So kung ako ang tatanungin nyo, meron akong limang bagay na chine-check kung bumibili ako ng 90s or 80s na sasakyan. Pero ang pinaka-importante sa lahat, syempre yung pinakauna, ang exterior. So ito ang ating model ngayon, or ang ating halimbawa, itong aking Toyota Corolla 1996. So this is 25 years old na ng kotse. So magto 2 years na to sa akin, pero ito yung gagamitin nating halimbawa. So tulad ng sabi ko na ang pinakauna is ang exterior. So bakit yun yung pinapriority ko kung bumibili ng 90s or 80s na kotse? Kasi mas mahal kung ang may sira ang body. Dapat walang kalawang, walang mga yupi-yupi, or walang kahit anong dent yung kotse. Pwede naman kung may minor, wag lang yung major. So ngayon, ituturo ko sa inyo. So, yung usual na technique na ginagawa nila is kinakapot nila. So dapat yung tunog is parang kumbaga lata or bakal yung tunog. Hindi dapat parang may namumuong tunog, dahil ibig sabihin nun no, may mga nasilya na. Ito, tulad nito, buo. So, paikutan nyo yung kotse, tatukin nyo para malaman nyo kung tunog lata ba siya. Tulad nito, kahit yung trunk, diba, tunog lata siya. So, yun, ikutan nyo. Kasi ibig sabihin nun, pag may parang kakaibang tunog, ibig sabihin nun, may nasilya na siya. So, ito, paikutan natin. So far, nung binili tong kotse to, chinek ko na to ng ilang beses. Pero, tulad nung sabi ko, no, na-mention ko kanina yung mga kalawang-kalawang, sa mga ganitong sasakyan, lalo na sa Corolla, yung usual na nagkakalawang is dito sa ilalim. Dapat i-check ko dito kung may kalawang. Yan, ano lang yan, dumi. Ew. So, yun, dapat itong running board, i-check nyo yan kung may kalawang. No, ibig sabihin yan, pag walang kalawang, goods. No, or tulad nito, dito din sa loob. Dito yung usually nagkakalawang yan. Dito, check nyo yan. Diyan. Tapos lahat ng door, check nyo. Wait, nakalock. Yan, check nyo din yan dyan. Ito, dumi lang yan guys, na hindi nalinisan. So, pasensya na, medyo madumi. At, isa din na kailangan i-check dito sa trunk. Wait, bubuksan muna natin yung trunk. Ito. Check nyo yung ito, dito. Tulad nito, buo pa, oh. Buo pa siya. So, ibig sabihin yan, una, walang kalawang. Pangalawa, di dumaan sa bangga or major collision yung sasakyan. So, yun yung dapat yung i-check. Pati dito sa kabila. Check natin. Yan, di ba? Dito. Ito, yan, buo, di ba? Yan yung dapat yung i-check. Dapat walang kalawang. Ito, ano to? Dumi lang nung rugby na pangdikit. So, dapat yan din yung isa nyong i-check, guys. Dapat walang kalawang dyan. Yung ibig kong sabihin na kalawang, alam niyo yung pag pinindot mo, parang may tumutunog na parang biskuit. Yun, nakakatakot yun na kalawang, guys. So, yun yung mga dapat nyong i-check. Tapos, ano pa ba? Ito, tingnan nyo yung mismong body sa trunk, diba? Solid. Walang ano, walang kalawang, walang kumbaga we nailed. Yun din pala yung dapat nyong tingnan pag
may well dyan or kung ano ibig sabihin dumaan sa kumbaga binangga yung likod ng kotse. So yun, next. So guys, isa din pala na dapat yung i-check sa trunk na ito din yung usually na nakakalawang dahil na for example dumaan ng baha yung kotse, so dapat i-check nyo din yun para ma-sure. Itong lagayan ng spare tire. So yun, makikita nyo dito. Yan, diba? Walang kalawang. Yan, madami lang yan. Alikabok. Yucks. So, yan yun. Dapat nyo i-check. Dapat walang kalawang. Yan, tingnan nyo, diba? Orig paint pa. Sabi, hindi ko ma-ano. Pasensya na, hindi ko ma-open dahil may speaker tayo dito sa likod. May sub tayo. So yun, makita nyo buo, di ba? Walang kalawang or what. So yun, yun yung mga dapat na yung i-check guys. So ngayon, number 2 is yung engine. So, syempre importante din to, di ba? Dahil nga, gagamitin nyo yung kotse. So dapat yung bibili nyo yung kotse as much as possible. Walang sira or kung may sira man, mga minor lang na sira. So, paano ba 'to? So kung sa makina, actually madami kang dapat i-check. Pero una dapat walang leaks. 'Yun yung pinakamahalaga. So kung may power steering yung kotse nyo, dapat walang leak. Ito tulad nito, walang leak yung power steering niya. So makikita mo naman na laging puno yung ano, yung tawag nito. Lagayan ng power steering fluid. Lalagyan ng power steering fluid. Ayun, power steering fluid tank. Ayun. And next. So, yun, dapat walang tagas o tulo yung makina. So, okay lang kung dito sa may valve cover ang may leak, basta wag lang sa head, wag lang sa ibang parte dahil medyo madugo yun, medyo magastos yung valve cover gasket, magkano lang naman yun, tag 250, tapos labor, mga ganun din. So, ngayon, ito, pag titingnan nyo yung makina, I would suggest, paandarin nyo yung kotse para mapakinggan nyo, or test drive nyo, mas maganda. So, number 3, syempre, yung interior. Isa din yan sa mga chinicheck ko. Dahil, syempre, uupo ka dun, sasakay ka dun. Syempre, dapat komportable yung saan ka uupo, diba? Di naman pwede na sira-sira yung upuan or what. Syempre, dapat check mo din yun. So, ngayon, tulad ng sabi ko, ito yung magiging halimbawa natin. Ngayon, titingnan natin yung interior ng kotse ko. Ayan. May bote ng tubig. So ngayon syempre kung makikita nyo, ayan, ito yung stock na sidings ng XE ng Toyota Corolla 1996 na 2E engine. So ayan, makita nyo naman buo yung sidings. Ito lang, ako na nagpalit nito eh. Ano to? Kumbaga momo na peke lang. So yun, nagbabalat yung ano. So kung makita nyo naman, okay siya. Yung dashboard, okay naman. Itong sound system. So itong sound system, okay naman. Yung doors, okay, diba? Makintab. Tapos yung gauge, lahat yan gumagana. Pwede natin i-try. Yun, diba? Yung temperature, gumagana. Yung RPM, gumagana. Tapos, yan yung speedometer, gumagana yan. Siyempre, hindi tayo tumatakbo. Yung gas, siyempre, gumagana yan. Wala lang tayong gas. Medyo maalikabok lang. So, yun, basta makita nyo na intact yung loob. Yung ito, shifter, yung handbrake, okay naman. Yan, may mga alcohol, may mga gamit.
Yung likod, dapat i-check nyo din, ay lock. Yun, tulad dito, yung sidings, check nyo. Okay naman yung sidings, madumi lang. Kita nyo naman sa video. Yun, yung may mast ay dyan, may mga gamit. Yung likod, kita nyo, okay din. So, sa interior, yun lang naman yung dapat i-check. So, ito medyo, kumbaga, natsambahan ko to na gumagana pa yung gauge. May iba kasi na hindi na gumagana. So, yun. So, ngayon, pupunta na tayo sa fourth one. Pero kanina, kung napansin nyo, nasa court tayo, lumipat tayo kasi medyo malamok na at madami nang dumadaan at isa pa umaambon. So, ngayon, para sa court, para sa iba, di siya importante, pero sa akin, must siya kung bibili ako ng second hand na kotse dahil ha, nasa Pilipinas tayo, mainit. And ngayon, ito check na kung gumagana yung aircon. So, ito, maandar naman. Kita ko na lang sa inyo na gumagana yung aircon. Yun. Tsaka pag chinek nyo yung aircon guys, huwag kayong maniwala dun sa sinasabi ng seller na freon lang ang issue. Dahil kung freon lang ang issue nun, ibig sabihin may leak either sa compressor, either sa compressor, sa evaporator, or sa condenser ng kotse. So okay, basta-basta maniwala. Ay boss, kulang lang yun sa cleaning. Ay boss, kulang lang yun sa ano, freon. Okay, maniwala sa ganun. Dapat i-sure nyo na walang sira yun dahil medyo mahal din magpaayos ng aircon. Kung gagastos ka ng malaki-laki, abot ng 10K, magpapaayos ka ng aircon. So, yun, fourth. And ngayon, pupunta na tayo sa last one, guys. So, pero ipapatay ko na dahil magastos na ka. So, after nyo ma-check yung kotse, yung apat, exterior, yung makina, yung interior, tsaka yung aircon. Siyempre, after nyo ma-check ito, siyempre, i-check nyo din yung papeles. So, OR, CR. So, dapat, siyempre, may OR, CR. Kumbaga, aanhin mo yung kotse, di ba? Kung wala namang rehistro, except kung ipang-tatrack mo lang, ipang-kakarera mo lang. Or dadalhin mo lang, may sinasakay mo lagi sa parang tow truck, di ba? Tapos dadalhin mo lang dun sa venue. Eh, syempre, kung idadrive mo, dapat may ganito. And sa pagtingin ng RCR, dapat, ngayon, yung, kung ano yung nakasulat dito na OR. For example, yung, dito sa CR, yung engine number is 2E something something, yung number. Kasi 2E yung makina. So, ngayon, iti-check mo yun sa makina. Dapat same yun. So, dapat same yung engine number. So, dito may makikita. Nasa block yun. Sorry, nasa engine block. So, yung sa akin, nandito sa ilalim. Di mo makikita kasi nandyan sa ilalim. Medyo mainit dyan. May nakasulat dyan na number. And pag dito din sa CR, dapat yung chassis number dito, yung EE100 something something na number, dapat match siya dito sa papeles. Para ma-assure mo, di ba, na hindi, kumbaga, legit yung kotseng nabili mo. And ganun din sa OR, nakalagay dyan kung anong kulay ng kotse mo. Wait lang ha, isa na yun. Yun, may nakalagay. Color white. So, hindi dapat kung white yung kotse, white din, hindi pwede. Red. Red yung kotse, tapos color blue, di ba? So, dapat naka-indicate lahat. Para sa akin, ayun yung mga dapat check. So, in conclusion, isa-summarize ko sa inyo lahat. Yung mga important points. First is yung exterior. Dapat walang kalawang-kalawang. Walang mga dent na tulad ng dito kanina. Tapos second is yung makina. Dapat
yun, explain ko na kanina, kalorin nyo na lang. Tapos pangatlo is sa interior. Tapos pangapat is yung aircon, and lastly yung papeles, diba? Pero syempre dapat kung bibili kayo ng kotse, dapat syempre alam nyo din yung budget nyo, diba? For example, yung budget nyo is 100,000. Siyempre, maghahanap kayo doon ng pinaka-best doon sa budget nyo, di ba? Titingin kayo ng iba't iba para ma-compare nyo. No, yung best na mabibili nyo doon sa, makukuha nyo doon sa budget nyo na 100,000. So, ngayon guys, no, as we put this video to an end, don't forget to like and subscribe, and kung may mga na-miss ako, may mga gusto kayong may alam kayo na hindi ko nasabi, huwag niyong kalimutan i-comment. So, thank you.